Hello, guys! It's me again, Teacher Janine. And today, we will going to talk about the FAQs on how to apply on BizMates. Okay, so sa mga nagtatanong, paano ba mag-apply sa BizMates? Ano bang process nila? So, ito na. Punta ka sa website ni BizMates, makikita mo yung apply now, click mo yon, and then after that, mag-fill up ka ng form ng information mo. And of course, your availability to teach, nandun na rin. And pagkatapos ka na doon, marireceive mo yung confirmation email sa email na nilagay mo. And then after that, verify mo yon. And then, there you go. Magkasagot ka ng grammar check nila. Konting items lang naman, parang mga 10 items lang naman yung sasagutan. And madali lang siya. And then after that, grammar check is the written test. Ano lang naman, isang question lang, isang topic lang, mag-write ka lang or magka-type ka lang doon ng paragraph about a topic na ibibigay niya. And then after that is yung voice recording part. So may question na lalabas sa website and then sasagutan mo yon through voice recording. So syempre, dapat hindi maingay, dapat clear, and dapat maayos ang pagsagot sa question. Kasi initial screening na nila yan, guys. So, yon. After that, makakatanggap ka ng email. I think after 24 hours, makakatanggap ka ng email kung nakapasa ka sa initial screening nila. Kung nakapasa ka, edi good. So, after that, after you pass the initial screening, magkakaroon ka na ng schedule or makaka-receive ka ng email para sa schedule ng iyong initial interview. So, initial screening na pasa mo, next step is initial interview. So, initial interview, makaka-receive ka naman ng email kung sinong interviewer mo, makakausap mo siya, kakontakin mo siya. And then, of course, may tip on how to pass the initial interview is to be confident. Relax ka lang, confident lang. Mapapasa mo yung initial interview nila kasi mabait naman yung interviewer sa BizMates, very polite and very friendly. So yung initial interview, as for me, sa experience ko is 30 minutes, and depende din naman kasi kung ano magiging flow ng interview. So sa akin 30 minutes, so depende pa rin. And after that, kung napasa mo yung initial interview, ang maganda lang kasi sa BizMates, right away, sasabihin ni interviewer sa'yo na, tapos na yung interview natin, that's it, and you pass your initial interview. Ganun lang, wala ka nang hihintayin pang another email or message. Right away, sasabihin sa'yo ni interviewer na, okay ka na, okay na, nakapasa ka, ganito, ganyan. Ito lang yung kailangan mong i-improve. And then after that, i-endorse ka niya sa assessor. Yung assessor na yon ay ang mag-a-assess sa'yo para sa iyong demo lesson. So, makaka-receive ka ng email. After you pass your initial interview, makakatanggap ka ng email para sa training manual. So, note that this training is a self-training. Yeah, so wala kang aatinan na Skype training or Zoom training. Wala. Manonood ka lang, papanoorin mo yung videos ni BizMates. 5 videos yon. So, in each videos, may test. So, sa first video, papanoorin mo yung video, intindihin mo lang, and after that, answer the questions. Note that if you didn't pass the test for that specific video, hindi ka makakaproceed sa next. So, kailangan mapasa mo yung test sa bawat video para matapos mo yung 5 video. Ngayon, kung matapos mo na yung 5 video and napasa mo na lahat yon, makakatanggap ka ulit ng email that you're good to go, that you passed the training and the exam, and you are for demo lesson na. So there, ikaw mismo yung magpo-plot kung kailan mo gustong mag-demo lesson. Okay, so ang process kasi ng application depends on you, sa availability mo, and sa preparation mo. Mabilis ka mag-prepare, kung available ka anytime, mas mabilis yung proseso. So, there you go. Mag-demo lesson ka na. And my tip for demo lesson is utilize the chat box. So, sa Skype kasi kayo mag-demo lesson. And as for me, in my experience, sa demo lesson ko, binigyan ako ng 2 topics. So, that
That is 2 25-minute topic. So, dalawa yun. So, bali 50 minutes yung demo lesson ko. And sa demo lesson naman, bibigyan naman nila, I think, a day before or a night before yung topic para mapag-aralan mo, para makapag-prepare ka. So, yun. Sa demo lesson, utilize the chat box kasi very important kay BizMates na ni-utilize mo yung chat box. Hanggat maaari, lahat ng sasabihin mo during the demo lesson, itype mo siya ng itype ng itype. And of course, correct the students. Kasi sinasadya naman nilang magmali-mali-mali ng mga grammar nila and pronunciation. Kaya, be sure na makorrect mo sila sa pronunciation and sa grammar nila. And be sure talaga to type everything. Kasi, ang laki ng percentage nila for the sa pag-utilize ng chat box. So, yon after the demo lesson, ang maganda din sa BizMates is right away, after mismo ng demo lesson, sasabihin sa iyo ni assessor na we're done, that's it, and you pass the demo lesson. Ganun lang kabilis. Malalaman mo kaagad na pasado ka. And ang pinaka nagustuhan ko sa process ni BizMates, after ng demo lesson, pag nakapasa ka, dire-diretso na. Mag-restroom break lang kayo like 5 minutes, then balik ulit kayo sa call. And that is for requirement. So yes, dire-diretso. Imagine after you pass the demo lesson, diretso ka na sa requirements, i-share screen mo yung computer mo with the assessor, and then gaguide ka niya para gumawa ng bagong Gmail account and bagong Skype account exclusively for BizMates use. So, sa Gmail na yon, dun mo matatanggap lahat ng updates and of course, lahat ng bookings mo. Though my website naman, nandun naman yung class table and bookings, pero meron din kasi silang backup na email para pag nag-lalag yung website or nag-down yung website, papasok sa email yung bookings mo. Yun ang kagandahan sa kanila. So, nasa mga ba ako? Yun na nga, after you pass the demo, requirements, be sure to ready your government-issued ID, diploma or TOR, and of course, your teaching certificate, very important kasi pini-prefer nila na may teaching certificate. Kasi si BizMates, ang requirements nila is with at least 6 months teaching experience. So, they prefer na meron kang teaching certificate like TESOL or TFL. Pero kung wala, sabihin mo na lang kung ano lang yung meron ka na certificate. Okay, so again, mababait yung interviewer and assessor sa BizMates. They are very polite and very friendly. Hindi nila minamaliit yung mga applicants like parang sila yung mataas ikaw applicant. Hindi sila ganun. Kaya yun ang nagustuhan ko sa BizMates. So yun, and be prepared na pag natanggap ka sa BizMates at nag-start ka magturo, ay kakailanganin mong asikasuhin ang iyong BIR requirements. So, kung wala ka pang TIN number, lalakarin mo yon. Wala ka pang BPI account, lalakarin mo din yon. And of course, sa BIR, sa BizMates, kailangan professional yung nakaregister sa'yo. Hindi pwedeng employed. So, kung before employed ka as a taxpayer, babaguhin mo yun. Pupunta ka sa BIR to change your status from employed to professional or self-employed. Kasi si BizMates ay nagko-comply sila sa batas. Nagko-comply sila sa batas. So, yun. May tax sa kanila, pero pwede ka rin naman mag-apply ng meron silang tinatawag na program para ma-waive yung tax. Kasi yung tax naman for 250K annual above ng income. So, yun. Sana natulungan kita sa mga katanungan mo about BizMates. At kung feeling mo hindi mo kayang asikasuhin yung mga BIR chorvales ever, edi wag na lang kasi sayang naman yung time. Pero sabi ko nga maganda sa BizMates kasi very polite yung students and very chill nung mga lesson. Chill lang kasi para lang kayo nagkukantuhan. Ganun lang. And note pala sa BizMates, kapag nagturo ka na, ang proseso is 80-20. So, 80% sa student, 20% lang sa teacher yung speaking. So, hindi ka masyadong may effort magsalita, unlike kapag kids ang tinuturuan, medyo pagoda. Kay BizMates, chill lang. So, para lang ka nagkukwentuhan. Pero sabi ko nga,
ang mga students sa BizMates are all adults, walang bata. They are all adults. And nag-aano sila, nag-iiba-iba lang sila sa level like beginner, intermediate, and advanced. So sa BizMates, pwede ka magkaroon ng student na manager, president of the company. Okay? Or ano pa lang, worker, ordinary worker. Like me, nagkaroon ako ng student sa BizMates na office staff. Nagkaroon din ako ng student na manager, plant manager. Nagkaroon din ako ng student na medyo mataas na yung position. So, medyo nakakapawis lang ng kilikili kapag kausap mo sila kasi magaling na sila. Pero, mababait sila. They are Japanese, all Japanese. So, good luck and sana nakatulong ako sa iyong mga katanungan. Goodbye!